Ayan, isang magandang umaga po sa inyo mga probinsyana. So, ayan o yung... So, medyo umaambon po yung panahon po dito. So, pupunta po tayo dun sa kapitbahay po namin kasi may hiningi po akong seeds para po sa... dun sa likuran po namin yung gulay. So, hingi po tayo ng seeds sa anong gulay. So, ito po, nakapanghingi na po ako. May okra, kangkong, tsaka pechay. Tapos hihingi rin ako dun sa kapitbahay po namin ng tanglad, tsaka alubati. Para medyo marami-rami po yung itatanim ko po dun sa likuran po ng bahay namin. Ayan, dito po tayo magtanim po ng mga gulay. So, lilinisin muna natin itong mga binaklas na bubong tsaka yung mga kahoy. So, ilagay lang natin sa gilid para malinis na po yung taniman po natin ng gulay. Tanggalin po natin yung itong dahon. So, itong dahon gagamitin din natin sa tinulang isda. Kailangan po itong tanggalin para maganda po tingnan yung pagkatubo po ng dahon. So, ilagay natin dun sa tabi ng may okra. Dun banda sa may pinya naman po. Ayan o. Yan ang pinya. Tanim pa yan ni Tatay Boy. So, ayan o. Bumili naman po ng isda. So, ito po yung pagagamitan ko po ngayon. So, nulang isda po yung ulam po namin ngayon tanghalian. So,
ayan, eto na po siya, ayan, may gamot siya para tutubo po talaga siya. So, lagay na natin. A few moments later. Ayan. So, dito na lang natin ilagay. So, dito. So, nung nakaraang linggo, nilinis po na to nung hindi pa nagtrabaho si tata sa kusina, kaya medyo agad-agad na nalinis. So, yung dito lang hindi ganong nilinis ko nung nakaraan. Yan, tapos na po magtanim ng tanglad. So, bali tatlong umpok lang kasi pag dumami po to, pag tumubo ng maayos, kakapal po to, tapos ilipat-lipat na lang natin sa ibang taniman. So, hanggang dun sana pag maayos po yung pagkatubo ng tanglad. Te, pagdali di ha. Thank you.
So, ito, tapos na po yung tatanim ko. So, antay-antay natin mga siguro mga 3 araw po yata yung tutubo yung pechay, tapos lipat natin. Dito po yung pechay. Dito po natin ilalagay. Say called pechay? Pechay! Tapos yung tanglad, ayun, nandun lang yung tanglad.